Bakit yung sinabi na ang forensic pathology is a lost cause sa bansa natin? Very frustrating yan eh. sa akin, 25 years of frustration. In the first place, kaya ako umalis precisely for cases like this. 1980s yun. Halimbawa, one very controversial case that kind of spurred me on to pursue this. Yung assassination ni Senator at the time, at saka yung sino to? Yung parang fall guy na lumalabas. Galman. Ayan, Galman. Si Galman. Okay. Alright. At that time, I was a medical student. And hindi ko alam, tama ba to? Ano yung pinagsasasabi nila? Tapos, edi eventually, napunta ako ng Amerika para mag-aral. And that case still, lingered na kung nangyari yan sa Amerika, in particular, I was in Washington State at the time, paano kaya iimbestigahan? And I was in a medical examiner office. So, ano kaya ang gagawin nila doon sa tarmac? Doon sa body? Siguro nahanap nila yung bala. Isa lang naman yung tumama ang Senator Aquino eh. Oh, yung slug. Lumasat dito yan eh. Saan napunta yung bala niyo, no? Saan napunta yung Casey? You know, physical evidence yan eh. Tapos pinag-aralan ko yung tama niya and so on. I tried to study also the injuries of Galman at the time. Pero between the two, syempre masikat si Senator Aquino. Siya yung natutukan, kawawa yung isa, pagtad actually siya ng bala. Something not different from what we're seeing right now with all of these things. So, ang maraming kaso sa Pilipinas, and 25 years ago, I had a good fortune of training. Tapos bumuwi ka ng Pilipinas, ganatong-ganato ka, na you can do something. Yeah, effect a lot of change. And so far, kung ano yung nire-reklamo ko 25 years ago, actually hanggang ngayon. Hanggang ngayon pa rin, ha? Wala naman nagbago. Dok, sino po yung, o ano po yung mga barakid? Madami. Unang-una, I think, attitude. I don't know, I had thought about this a lot. Ano ba ang meron ang mga Pilipino na hindi nila bagong habulin yung katotohanan? Happy na tayo sa mga pahapyaw. Medyo ningas-kugon tayo kapag merong kaso na controversial nasa news. Ganado-ganado tayong pag-usapan. Pagkatapos, wala na, nakalimutan na. Hindi tayo yung at any cost, hahabulin mo talaga kung sino man yung accountable. Sa payon, umaatras tayo kapag merong masasagasaan o matatamaan na tao na espesyal. Doon ako hanga sa halimbawa sa mga Amerikano na mukhang hindi talaga nila titigilan. Hahabulin talaga. Tapos, isa pa, sa Amerika, kapag meron silang kaso, hindi sila nagmamadaling magsampa sa korte. Okay? That's very different in the Philippines. Just notice, especially in this case, ang bilis-bilis na mag-akusa, wala namang ebidensya. Parang yung attitude niya, labeng siya nagnarinig eh. Bahala na sa korte magpakitaan ng ebidensya. Hindi ganyan yan. Ang investigasyon, paplansyahin mo muna yung kaso. Tapos kung ready ka, tsaka ka magsasampa. Bakit yung comment ko nga yun dati, yung mga kaso na nasa korte sa Pilipinas, ang tapa, ang lakas ng loob, isang pa, tinatanggap naman ng korte, wala na may ebidensya. Like halimbawa, may barilan, okay lang sa Pilipinas na hindi man lang nahanap yung baril, hindi nahanap yung bala, wala ang ballistics,
ito na. Pabalaw. Eyewitness na, enough na eh. Basta may nagturo, siya yan, pwede na. Sa ibang bansa, hindi pwede yan. Kaya lang talaga scientific. Scientific-based, evidence-based. Ay, mabigat sila. And that's, you know, forensic science. And forensic pathology is one of the sciences used to help the legal system. So, yun yung frustration sa Pilipinas. Ang babaw natin. Hindi natin nakikita na importante ang agham, ang CNE, sa investigasyon.